sa inyo yung challenge pagdating sa pagpapatawa or sa paggawa ng comedy? Napanahon mo yun? Oh, daming challenge. True. Actually, ngayon yung pinaka-challenging time yes. para sa mga comedians magpatawa. Especially kung, ano eh, sabi ni Meme Vice, iba-iba yung brand ng comedy. Parang yung audience ngayon, maisita sa bawat brand. Merong hindi yan. So instead... Tapos wala nang natira. Wala nang natira. Kasi lahat yan, hindi pwede yan, hindi yan, hindi ganyan. Tapos wala nang gustong matira. Correct. So hindi mo na alam kung may napilis pa ba tayo? Kasi, or hinihintay nyo na lang may masita eh. Parang ganun yung pakiramdam namin. Although I'm not saying in general na ang hirap nyo nang i-please or ang hirap na natin palang i-please sa comedy ngayon. It's just that more people are opinionated right now. And to each is its own. So maybe tama si Meme Vice eh. What's funny for me might not be funny for you. So iba-iba yung target audience natin. Ang hirap lang pag na-generalize na bad comedy. So I mean, pag na-filter, may na para to akong stand-up comedian na gusto ko lang i-share na sinabi niya is actually comedy ang mas pinaka nakakatawang comedy is when you're talking about truth. Pag pinag-usapan natin ng utot ngayon, nakakatawa kasi totoo yung utot. Pero pag hindi totoo yung pinag-uusapan natin, hindi siya nakakatawa. It's a big deal. So, siguro may nasasalim lang sa atin. Kaya gano'n. But, nonetheless, we're still hoping because dahil sa social media and everyone, parang mas aware naman yung mga tao ngayon sa brand of comedy. Like, stand-up comedy is booming now, yung... may improvement. Deadpan comedy is booming now, so I think it's just challenging. But as comedian, ine-enjoy pa rin namin kasi gusto namin nag-enjoy yung audience. Si okay. Teatro daw siya. Yeah. Dito, Joaquin. If I want to add in, may I add in something? Go, add kanina it was asked yung round table na ano, natatakot ba kayo about cancel culture? I think Gerald already touched on some things about that. Pero I think Vice being at the helm of this show, and he's constantly in hot water because of what he's saying about particular social issues, I think mapangahas maging, more than comedians, we are artists on different levels. We can sing, we can act, we can dance. Napaka-broad na terminolohiya ito, pero proud ako na puro artists na genuine yung kasama ko sa show na to. And having somebody like Vice who's courageous and brave enough to talk about things that aren't normally talked about, pushing the envelope most of the time because we really need to make these professionals, these experts laugh. So it's a highly competitive environment. Hindi kami napupulis or nakiklip yung wings namin kasi siya mismo nagsasabi sa amin, gawin niya yan, go. And minsan siya pa yung tatawag, may telepono dun sa bahay. Ayan, meron akong kulung. May telepono. Uutusan niya kami ng kung ano-ano or may itatanong siya. Tapos kailangan namin gawing nakakatawa. Kahit nakakatakot, paminsan-minsan, or may matatouch kaming topics na we would think that would be sensitive na pag-usapan. But I think kailangan ngayon ng mas maraming thinking actors. Kailangan ng mga komedyante, lalo na napatatawanin kayo, pero at the same time, paiisipin din kayo at pupukawin yung kamalayan ng mananood. So, salamat sa pagkakataon na ito sa Prime Video at saka na mapagsama sa naman yung kaming lahat kasi we get to showcase exactly that we're brave and courageous to do our comedy regardless of cancel culture. Kasi kanina, you asked kung ano yung bago sa si Meme Vice yung nag-host, madami niya na ginagawa. Kanina din kasi nasagot na rin yun dun sa pocket press ko din kanina na meron kasi ginawa si Meme dito na walang script, diba? Papasok siya. Na hindi lang kami ang kinabahan. Pati ang crew, pati ang lahat, everyone, si Nadiren. Kasi grabe, siya lang yung nag-isip ng kung anong gagawin doon sa situation na yon. At dito niyo talaga makikita kung gano'n siya gagaling sa craft niya. So yun na, abangan niyo. Alright, so actually that's all the time we have.